Welcome back sa ating channel, mga lods. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang bakbakang Gennadiy Golovkin versus Ryota Murata ng Japan. Si Gennadiy Golovkin ay lumaban ng may kaunting kabagalan sa laban nila kay Ryota Murata sa Saitama, Japan. Pero palaunan sa mga late rounds para bagay ito nakarobus at bumalik ang dating sigla at tibay nito. Sa katunayan pa nga ay pinabagsak at pinatigil itong mas bata at mas matangkad na si Ryota Murata sa ikasyam na round upang pag-isahin ang IBF at WBA middleweight titles. Si Golovkin na may kartadang 42 panalo, isang talo, isang tabla, 37 nito ay tinapos via knockout, ay mukhang matigas at mabagal sa early rounds at mukhang naglaho na sa kanya ang kanyang mga galawan nung siya ay bata-bata pa. At halata naman talaga, mga lods, dahil unti-unti na siyang iniwan ng kanyang mga buhok. Wika pa nga na iba, ang 40-anyos na si GGG ay lumuwag at medyo kinalawang na. Ilang taon din kasi itong walang laban, apekto ng pandemya. Halata namang nakaramdam kaagad ito ng sakit matapos makitang masaktan at matamaan ng mga body shot na mga binibitawan ng Hapon. Pero nakapag-adjust si Golovkin. Nakakagalaw-galaw na ito ng mas mahusay at naprotektahan ng kanyang katawan habang siya ay bumalik upang patikimin ng malupit na kamao si Murata. Magandang umpisa ang naipakita ni Murata sa early rounds, ngunit pagdating sa 7 rounds mukhang naubusan na ito ng gasolina, ang mahal na kasi. Pero nananatili pa rin itong matapang na nakatayo. Gayunpaman, pagpatak na 9 na round, matinding mga bitaw ni Golovkin ang kumonekta sa kanya. Patuloy itong nagbuhos ng presyon. Sa kalaunan ay bumagsak nga ang Japanese star sa canvas at sa puntong iyon ay inihagis na ang puting tuwalya. Sa panalo, pinigil ni GGG ang kanyang pagtatapos sa pagsiset up na 3rd laban kay Canelo Alvarez ngayong September na para sa undisputed super middleweight championship na si Canelo Alvarez. Mas matinding bakbakan ang ating aabangan dito, mga lods. Kaya kung ngayon ka palang napadpad sa ating munting channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para lagi ka ma-notify sa ating mga bagong uploads. At ang pinaka-importante sa lahat ay lagi kang updated sa mga bagong pangyayari sa boxing. Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon, mga lods. Maraming salamat sa inyong suporta. Mabuhay, ingat po, and God bless! Kung kayo ay nagmamay-ari ng XTZ125, KLX, CRF150L, CRF250L, XR150, XR200 at marami pang mga enduro models, just visit J Motoparts and Accessories on SHOPEE and Facebook page.